Paano ba? Paano malalaman kung okay nang mag-commit sa isang lalaki? Mga 8 test na dapat mong gawin. Shoutout to Angelica Molit, Chanchan Canillo, and Ana Marcelita Shakil. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Test number 1. Tanungin mo sila kung anong tingin nila sa mundo at mga tao. Maaaring inosente lamang ang tanong na ito, ngunit sinasalamin ng kanyang sagot ang mga kapintasan niya na maaaring ibato niya sa ibang tao at kasama ka na doon. Kung sa tingin niya ay lahat ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan, malamang ay hindi rin siya mapagkakatiwalaan o hindi siya magtitiwala sa iyo sa kalaunan. Kung ang tingin niya ay lahat ng tao ay may kahinaan at kakayahan, ngunit nagsusumikap ng mabuhay ng tama, maaaring siya na ang hinahanap mo. Kung ang isang lalaki ay barumbado sa ibang tao at mabait sa iyo habang nangliligaw siya sa iyo, posibleng pag kayo na at sanay na siya sa iyo at komportable, barumbado na rin siya sa iyo. Kung bastos siya at naninigaw sa mga waiter o sa mga driver, chances are na pag nagalit siya sa'yo, baka manigaw rin siya sa'yo. Kaya test number 1, tanungin mo sila kung anong tingin nila sa mundo at sa mga ibang tao. Test number 2, tingnan mo kung paano siya makipag-usap sa mga waiter o ibang service crew. Maaaring makita mo ang totoong pagkatao niya sa kung paano siya makipag-usap sa mga taong nagbibigay serbisyo tulad ng waiter or cashier sa isang tindahan o sa mall. Kung napapansin mong madali siyang mainis at tila minamaliit niya ang kakayahan o pag-iisip ng mga ito, napakasamang senyales nito. Makikita mo rin kung ginagalang niya ang mga tao sa pamamagitan ng interaksyon niya sa mga ito. Malaking bagay yung mahinahon pa rin siya makipag-usap kahit na nagkamali na mga ito at maski na umiinit na ang kanyang ulo. Test number 2. Tingnan mo kung paano siya makipag-usap sa mga waiter o ibang service crew. Test number 3. Tanungin mo siya kung ano ang mga hindi magagandang katangian niya. Kung sabihin niyang wala siyang nakikitang kamalian, malaki ang tsansa na nagsisinungaling ito o kaya ay perfectionista. Maaari ding hindi niya natatanggap ang mga kahinaan niya o hindi lang niya talaga napapansin ang mga ito. Kung karapat-dapat siya, sasabihin niya sa iyo ang totoong tingin niya sa sarili niya. Kasama na rito ang mga kahinaan niya. Alam naman natin na walang taong perpekto, di ba? Kaya kapag tinanong mo siya kung ano ang mga hindi niya magandang katangian, maski na nangliligaw siya sa iyo, dapat may sagot siya rito dahil I'm sure alam niya naman kung ano yung weaknesses niya. Ang mahirap dito ay kung malalaman mo na in love siya sa sarili niya, na feeling niya wala talaga siyang kahinaan dahil posibleng narcissist ang nangliligaw sa iyo. Yung tipong pag kayo ng dalawa hindi mo mapapaamin na may ginawa siyang mali at hindi rin marunong mag-sorry dahil nga feeling niya siya ang laging tama. Kaya test number 3 bago mo sagutin ang manliligaw mo. Tanungin mo siya kung ano ang mga hindi niya magagandang katangian. Test number 4. Itanong mo sa kanya kung anong una nilang pag-uusapan ng nanay mo. Kapag committed na kayo, darating na ang panahon na ipakikilala mo na siya sa mga magulang mo. Magandang malaman mo kung anong gagawin niya at sasabihin sa unang pagkakataon na magkikita silang dalawa. Maaaring walang tama o maling sagot sa sasabihin niya, ngunit dito mo malalaman at mararamdaman kung gaano siya kahandang makipag-commit sa'yo base sa sagot niya. Kung ang lalaki nakikipag-date lang sa'yo para sa short time, hindi niya gugustuhin makilala ang pamilya o ang magulang mo. Kaya kapag
naisip niya na kung ano ang una niyong pag-uusapan kasama ang nanay mo, ibig sabihin nito ay seryoso siya sa'yo. Test number 4, itanong mo sa kanya kung anong una nilang pag-uusapan ng nanay mo. Before we proceed to test number 5, ikling patalastas lang po, find what you are looking for. Nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. Nakamura na kayo, nakatulong pa kayo sa ating channel. Let's continue the video. Test number 5. Tingnan mo kung nagtatanong siya upang mas makilala ka. Kung napapansin mo na siya ang lagi nagsasalita at nagkikwento tungkol sa kanyang sarili at hindi nagtatanong tungkol sa iyo, maaaring hindi siya interesado sa isang seryosong relasyon at naghahanap lamang ng kasual na relasyon. Kung seryoso siya sa iyo, magtatanong siya upang malaman niya kung bagay kayo at maaaring tumagal ang inyong relasyon. Mahalaga na gumawa siya ng mga hakbang upang mas makilala ka pa at malaman niya sa sarili niya kung handa na rin siya sa isang commitment. Kung sa date ninyo ay puro pagyayabang tungkol sa sarili niya ang ginagawa niya at hindi ka naman niya tinatanong tungkol sa sarili mo, posibleng nagagandahan siya sa'yo at gusto niyang i-date ka pero hindi siya talaga interesado sa pagkatao mo. Posibleng ang baka iba lang ang habol niya sa'yo dahil hindi ka naman niya tinatanong tungkol sa buhay mo o sa personalidad mo. Kaya test number 5, bago mo sagutin ang isang lalaki, tingnan mo kung nagtatanong siya upang mas makilala ka. Kasi kung hindi, posibleng mas in love pa siya sa sarili niya kesa sa'yo. Test number 6, isama mo siyang mag-ukay-ukay o mamalengke. Samot-saring tao ang makakahalubilo ninyo sa mga lugar na ito. Merong maayos kausap at meron namang talagang susubukan ang inyong pasensya. Idagdag mo pa ang mainit na panahon, siksikan ng mga tao at ingay. At malalaman mo ang ibang bahagi ng pagkatao niya na hindi mo madalas nakikita habang nanliligaw siya. Dito mo malalaman kung pasensyoso siya o kung kaya niyang pakitunguhan ang iba't ibang uri ng tao. Kapag naging kayo na, diba mamamalengke rin naman siya? Test number 6. Isama mo siyang mag-ukay-ukay o mamalengke para makita yung tunay niyang ugali at kung paano siya mag-handle ng stress at ng mga paghihintay. Ganyan. At kung nage-enjoy kayong gumawa ng mga bagay ng magkasama, maski na hindi ito masyado marangya, maski na normal lang na daily activity ang gagawin ninyong dalawa. Test number 6, isama mo siyang mag-ukay-ukay o mamalengke. Test number 7, pagbastan mo kung paano siya magmaneho o mag-react sa traffic. Kung may kotse siya o motor, subukan mong sumakay na siya ang nagmamaneho. Makikita mo rito kung mabilis pa siyang magalit o marunong siya mag-ingat dahil kasama ka niya. Kung wala naman siyang sasakyan, maaari mo pa rin obserbahan kung ano ang ugali niya, lalo na't hindi umuusad ang sasakyan niyo. Makikita mo rin dito kung maginoo ba siya base sa pag-alala niya sa iyo tuwing sasakay at bababa kayo ng sasakyan. Test number 7, pagmasdan mo kung paano siya magmaneho o mag-react sa traffic. Test number 8, ipakilala mo siya na nakakainis mong kaibigan. Siguradong may isa kang kaibigan na talaga namang masusubok ang pasensya ng isang tao. Maaari mong subukang ipakilala siya rito at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung hindi tumaas ang kilay niya o kaya hindi siya sumimangot habang nakikipag-usap rito, maaaring pumasa na siya sa pagsubok. Magandang paraan ito upang makita mo kung paano niya pakikitunguhan ang iba pang tao sa buhay mo na maaaring may parehong ugali. Kung nagustuhan siya ng kaibigan mo nakakainis at na kahit papano ay napakisamahan niya naman ito, ibig sabihin ito most likely yung iba mong mga kaibigan at kapamilya, eh pakikitunguhan din niya ng maayos. Kaya test number 8, ipakilala mo siya sa nakakainis mong kaibigan at tingnan kung anong mangyayari dito. Maraming salamat sa panood.
Shoutout to Ms. Sherilyn Umalay. Thank you for your monthly support to our channel. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How-To channel for more Tagalog How-To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/TokTokClassicFranchise. Paki-download na rin po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250-4952. Malaking tulong po ito para sa ating channel. Huwag din po natin kalimutan ang Xiaomi if you're going to be shopping na lang din po. Ba't hindi nyo tingnan ang kanilang website for really nice items at very affordable prices? Click the link in our video description box for more discounted prices. Maraming salamat po. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.